siguro average ng 100 plus. Minsan materials pa lang. So kung bibilin mo na siya ng mismong mga parts na gagawin, mas maganda siya. And at the same time, madali rin naman install. At least yung di matakot masyado yung mga farmers na mataas yung initial investment nila. Mm-hmm. Kung sa i-outsource pa nila or ipapagawa sa iba. Okay, so ito pa yung isang setup. Ito yung isang setup ngayon, Sir Buddy, na nanggagaling mismo sa deep well or dun sa poso. Basically, nakakonnect lang din siya dun sa original na na tubo, then nilagyan lang ng elbow. Or pwede rin naman yung T na connector. Uh-oh. Then ngayon, dun siya na ngayon naka, ano mismo, sa tutok na mismo sa bomba. Tapos tuloy-tuloy na rin siya. Tuloy-tuloy na rin yan. Ang nagiging problema lang namin dito, yun nga, pag humina yung araw, bumababa kasi yung tubig. Kaya minsan, pag tuluyan na namatay siya, kailangan ulit i-bombahin yung poso para umakyat muna ulit yung tubig. Then i-on para magtuloy-tuloy siya. Mm-hmm. So ito yun? Ito, limang panels pa rin yung gamit panel namin. Yes. Kaya naka-face siya palagi yung panel sa south para maganda yung harvest niya palagi ng kuryente. O, simula 7 a.m. maandar na hanggang ngayon. Ito yung lahat ng green na yan. Gusto nyo, sir, pakita natin kung paano i-start pag galing sa poso. Sige, pakita. Sige, patayin natin. Patayin muna natin. Para mapakita rin kung gano'n lang kabilis buhayin. Kumuha lang siya ng rubber pati nung putik para matakpan yung sa suction dun. Para pag binomba walang leak, umakyat ka agad yung tubig. Oh. So basically, ang pagpatay na bumaba na yung tubig ngayon sa deep well niya ulit. And ipra-prime lang ulit. Bobombahin lang hanggang umakyat yung tubig. Kuya Bito, ibang maghapon ko na dyan. Oo, di na mabuhay yan. Mabuhay yan. Ayan. Yun. Ayan, pag buhay na ngayon, pwede ayan, na ulit na sa i-on. Ito na, ito na. Oo. Oh, buhay ayan na. Hihintay lang siya. Ayan, mag-on na siya. Naka-on na ba? Ayan, mag-on na siya. Ganun lang katahimik yung motor mismo. Ayan na. Ayan na. San lakas na. Oo, oh, malakas lang siya kagad. Lalo na tirik pa yung araw, Sir Buddy. Puting-puti yung tubig. Halinaw. Yan, hanggang magdabag na yan, hanggang dumilim na ang andar. Then automatic naman din siya mamamatay. Then nga, kinabukasan, kailangan lang ulit buhayin ulit yung poso. Poso. Then kung tuloy-tuloy naman ang araw buong maghapon, okay, automatic din naman siya mamamatay. Yan lang yung disadvantage nung paggaling sa poso kasi bumababa. Although may tinatry kami na gawin na lang straw kasi detress yung tubo niya ngayon. Mm. Maglalagay lang kaming didos na tubo na lang. Tapos lalagay ng foot bulb sa ilalim para hindi umatras ngayon yung tubig. Yung tubig. Yun nga lang, siguro may consequence rin yun sa performance. Baka masumina. Pero yung conveniency naman yung kapalit. Mm-hmm. Na hindi na kailangan ulit buhayin. Na parang ano lang siya, open water na siya pagagalingan. Pero madali lang naman magbuhay. Pero madali lang magbuhay. Then the rest, basically same setup lang dun sa pinakita natin kanina. Yung kanina. Yes. Kaya iba lang yung water, yung source niya. Oo. Saan ka nanggagaling yung tubig. Ayan, napalaki niya yung mga palay gamit yung na ito. Yung malinis yung na tubig to kasi galing sa ilalim talaga. Yes, yes, like yes. Kanina, galing sa kanal. Sa kanal, yes. Ito, kaya iba yung puting-puti talaga siya. Maliwanag yung ano, tubig. Malinaw pala. Pwede, kung may, basta may source ka ng water. Masarap? Ano lang sa survey?
Then yung next na pakita natin, yun ang gagaling naman sa ilog. Yung source, naman. Yun naman yung submersible naman yung gamit na bomba. Mm-hmm. Ito kasi yung unang pinakita natin, pati ito, puro surface pump yung gamit. Okay, Gab, yes. Ano nga natin ulit? Yung describe natin ulit yung mga parts. Siguro start tayo, ito, describe natin. Okay, sige. So yun nga, yung major components natin sa paggawa ng solar pump is first, yun nga, yung mga solar panels, which is ito, nasa taas, mamaya pakita natin. Then pangalawa, itong sa combiner box, kung nasan yung mga breakers natin, pati surge protector mga device. Pangatlo, yung controller ng bomba, and of course, yung bomba. Yung bomba. Na nag, ano, mismo ng tubig. So ito lang yung main, four main parts na kailangan para mapagana. So dito, ang difference dito dun sa una, ito pump. Pump, yes. Ano, naka-deep well siya ngayon. Deep well. Deep well yung pinaggagalingan ng tubig. Yung deep well. Ito. Ayan, okay. Yung binuhay nila kanina. Ito. Yan. Nagagaling siya ngayon dito pa. Yan, naka-bound kasi yung mga tubo nun sa ilalim. Oo. Yun yun lang yung main difference. Then sa setup, same. The same. The same. Yan. Yan. Sige. Anong mangyayari pag hindi lima yung panel mo? Pag kulang yung panel mo? Pag may, yun nga, pag, for, ang ano kasi may mga rule of thumb. For example, ito, 1,500 watts siya. Ang sinasabi dun sa manual, kailangan times 1.3 ng wattage. So ito, most likely ito, mas mataas siya technically kasi yung limang panel, so nasa 2,300 watts. So, pag mas maraming panel, syempre, kahit mas makulimlim, mas nakakapag-produce pa rin siya ng rente. Then, syempre, pag mas konti, pag makulimlim, mas konti lang din mapuproduce niya. Alright. Ano pong masasabi nyo? Bili na. Napanginihintay nyo, bili na. Sa amin naman po sa area namin, sa region 2, especially sa region 2 po, Isabela area hanggang Cagayan, ang nagtatanim kasi doon, more than 10,000 hectares po siya eh. Wow. So ang consumption po kasi doon, especially sa mga farmland natin na hindi siya irrigated, ibig sabihin wala po siyang walang patubig talaga na pagkukunan. So napakaganda itong dinemo natin ngayon dito. Oo. Na ang laki ng matitipid ng mga farmer na kasamahan natin. Kasi nga, yung diesel pa lang napakamahal ngayon eh. Pagkano na yung konsumo ng isang hektarya, may bababa na siguro yung 5,000 pesos ang nakukonsume nila. Plus kung yung traditional na ginagamit natin na water pump, aside from sa diesel, kailangan din ng mga oil nun. Oo. Then yung mga yung maintenance niya pa, hindi na rin maaabala. Let's say for example ito, dire-diretso po yung patubig. Yung RTM niya, nami-maintain po yung kailangan volume ng patubig. Oo. Hindi na kailangan pang bumalik ni farmer na magdagdag, mag-add ng diesel para sa niya, makinarya niya. Oo. So sa part mo ng farming, sa presyo ng bilihin ng gasolina ngayon, napakalaki ng diskwento para sa kanila. Napakababa ng cost of sa expenses nila dito sa farm lab nila. Kasi ang palin naman po, pag hindi natin pinatubigan yan, hindi rin niya makukuha yung ano eh, saktong yung yield. Yield niya. Yung, yield, yung expected yield niya sana, hindi niya ma... Doon din naman kung minsan nalulugi yung mga magsasaka. Karamihan din sa mga farmer natin talaga, inuutang yung gagamitin nila sa pagsasaka. So parang pag kinausap mo kasi, out of 1,000 farmer, parang 70% doon, yung ginagamit nila sa pagsasaka talaga, galing sa utang. So kung hindi na sila gagamit ng, ano, ng diesel sa pagpapatubig ng palayan nila, napakalaki pong ano, income, net income na para sa nang maiwin nila sa pamilya nila. Okay na. Okay na. Ano pang inintay nyo? Bili na! Actually, lahat naman ng parts talaga available sa market. Pero ang, so, ano kasi, ang, yes. Okay, yeah, available nga sa market. Yes. Pero, di, syempre, mag-research pa sila para lang kompletuhin. Ah, yes, yun lang. Yun para lang kompletuhin. Yun yung added na value lang siguro yung mangyayari. Yung kung paano buuin, ano yung sukat dapat, ano ba yung applicable, kailangan ba surface pump, kailangan ba submersible, ganun. Uh-oh. Kasi for example, kung ganito, surface pump, pang shallow lang siya na water. Kumbaga, ang maximum head height lang ata nito 17 meters. So, anything beyond 17 meters, hindi niya na kaya
ibombahan ng tubig. Mm. So kung malalim yung tubig sa area na yun, hindi na siya applicable. Applicable naman ngayon yung submersible. Submersible. Yun yung nasa ilalim, yung ilalaglag mo na talaga dun sa tubo. Then from there, yun, ibobomba niya na pata. So yun lang yung mga factors na kailangan tingnan. Yung condition rin ng place. Pero pag ano na to, pag i-launch mo na to, at pwede nang bili na. So, pwede nang bumili. Na. Kompleto yan? Lahat ng kakailanganin niya? Yes, siguro ang kasama sa parang package yung basic na package lang talaga. Well, technically, yung panels, yung railings, yung wires, yung motor, yung mga breakers, ganyan. Mm. Siguro yung magkang case-to-case basis lang. Yung mga frame na lang yung na ganito. Maliliit. I mean, yung mga frame, yung paglalagyan. Kasi available kasi, naman yan sa market. Sa hardware, makabili naman din yung mga tubo, ganyan. Yung sa ano, climate change, global warming, nakakatulong rin makabawas sa mga emissions. Pero Gabi, yung solar mo ngayon, na kumbaga ilo-launch mo, di ba? Yes, yes. Ang presyo nito, kumpara dun sa mga nauna, mas mura na ito ngayon. Should be, ano, yes, mas mura should na. Should be. Para, ano, mas makatulong rin. Actually, yan eh. Hindi naman siya patent or trademark na ano. So, kumbaga, makatulong rin sa isa't isa, makapagtulungan rin. Mabayanihan lang din, kumbaga. Uh-huh. Yes. Then yung next na pwede natin mapuntahan, yung sa tabing ilog naman. Okay, doon tayo sa tabing ilog. Yung submersible naman siya. Nakita natin yung tabing ilog, nakita natin yung setup na yun. Then saka natin itatanong pa yung mga detalye. Yes. Para kompleto information tayo. Okay, okay, okay. Right. Let's go. Yung motor pull lang ang sir body. Aga, mga overhaul, ganyan. Andiyan lahat. Maraming nakatambak. Yun ang submersible. Submersible? Yes. Bale, ito yung ginagamit namin, sir body, sa pagpapatubig nitong mga mais. Pati yung palayan pa dun sa kabila ng kalsada. Oh. Yung pinuntahan namin natin kanina, ang ganda na maabot yan. Basically, dalawang bomba yung gamit namin na submersible, which is nandito. Nakaano na siya sa ilalim ng tubig eh. Ito. Ilagay na namin dito sa may ilog na mismo. Para kahit mawalan ng ano, kahit bumaba yung ilog dito sa parte na nagkakatubig. Kaya tuloy-tuloy lang yung pag-irrigate namin ng tubig. Then, yung size kasi ng bomba is size 6 inches kasi siya. Kaya malalaki yung tubo na gamit. Then yung output niya is stress. Parang kanina. Bale, ito nakakonekta naman ito diretso sa AC naman ito. Then nakadiretso siya din sa 220 volts ang naging power source niya ngayon. Pero since naka-solar yung compound, so yung ginagamit rin ito ng kuryente is libre rin ang nangyayari. Then ito yung dalawang controller. So kung makikita dito, kunyari, kung gusto natin pa bagalin yung ikot nung sa bomba, dito siya sa lang. RPM. Ayan, kung babahan natin, hihina yung output niya yung isa dyan. Ayun. Oo, humihina siya, yun o. Humihina yung isa. Oh, so variable rin yung speed. So kung gusto mo natin ibalik, babalik lang natin sa 4,000. Ayan, lalakas ulit siya. Yan yung kagandahan naman ng submersible. 8 hectares. 8 hectares kaya. Itong dalawang bomba natin. Eh, parang di 6 na ngayon yan eh. O, parang 6 rin yung output niya since. So, ito yung kanal na to. Ginawa na namin talaga ito na. Oh, ginawa niya na to. Na hinukay rin namin yung sa may kalsada. Kaya natin siya ng bukid. Nakakarating yung tubig din yan. Doon nakakarating yan. Basically, yung bomba niya, nasa ganito lang. Ganito lang kalaki. Yung nakalagay dun sa ilalim, sa salob ng tubo. Mas mabilis mag-ahon ng tubig yan. Pag pinatay mo yan, yan ang lang, mga 3 minutes lang, mag-ahon ng tubig. Para ito rin, no? Off natin yung isa. Ayan, off. Off natin. Ayun, napatay yung nasa kaliwa. Ayan, patay yung kabila. Patay yung kaliwa. Ayan, then, on lang ulit natin. On? Yan, naka-on na siya. Hintayin lang natin lumabas yung pump siya ulit ng tubig.
Ay, naka-ano na ulit siya. So, ganun lang din kabilis yung operation. Kung gustong patayin, pwede patayin lang. Pindutan na, hindi na ako makapag sa normal na. Paanin mo pa yung i-secure mo pa lahat. At least ito, parang push button na lang lahat. Ipindutin na lang po. Ayan, 3 days straight. Nagbobomba lang siya. Kahit sa gabi. Since nakasaksak naman siya sa ano, 220. Mm-hmm. 220 volts. Kaya, papatayin ko na yan kasi matatapos na ipasok na dinamin. Sobra-sobra na ng tubig. Kaya papatay naman na siya mamaya. Bali, ito po yung isang type na sinasabi namin na pwedeng set up sa paggamit ng mga solar pump. Basically, yung surface pump, yung pinakita natin sa dalawa kanina, okay, applicable na rin siya dito. Pwede rin siya dito as long as within 17 meters siya or less. Kasi more than 17 meters sa lalim, hindi na nakaya. Na kaya. Yung suction, yung ano, di na siya. Mahirapan na siya. Di na mag, di, baka di na ako mga tatubig. So, since pag ganito, ginawa na namin, submersible na siya. So, yung sa surface pump, pwede rin siya dito. Pwede yung open source, yung kamaka kanina natin. Or yung sa deep well manggagaling yung tubig. Then, ito naman itong submersible. Ginagamit siya pag mas malalim na yung mga pagkukuhanan ng tubig. Let's say more than 17 meters or iba kasi 50 meters pa yung lalim ng tubig, kaya yun talaga yung kailangan. Kasi nandun na yung motor sa baba, nandun na yung impeller, tutulak lang na pataas. Tulak na lang. Hindi ka mukha ng surface pump, hihigupin niya pa kasi. Oo. So mas maanin, kaya hanggang ganun range lang yung kaya ng surface pump. So may different uses siya. Ayun, yung mas madali nga lang i-implement yung surface pump kasi konti lang yung gamit. Ito, tubo ka pa, lagay, sisisid pa sa ilalim para ma-set up yung ano niya, ma-fix yung ilalim ng tubo. Mm-hmm. So, ito lang yung medyo matrabaho. Yun nga lang, mas, kumbaga ginawa na namin siya permanent. On-on na lang kami. Medyo permanent. Medyo permanent na. Yun lang, mahaba lang yung preparation para magawa. Mm-hmm. So, pipili na lang sila ano applicable sa kanila. Yes, kung ano applicable. Kasi may mga performance chart naman yun nakasama sa bomba, kunyari ilang cubic meter yung mapapump niyang tubig kung ganito kalalim. So doon rin makikita ko kung ilang wattage, ganyan ganito. Kung anong, kung gusto niya, detress yung outlet, may DDoS, may 4. So depende rin kung doon lang siya maglalaro, yung mga specifications sa kailangan. Technically wala lang magic sa solar. Kumbaga ginawa na rin siya para maging simple na everyone can understand or maintindihan kung paano gawin para maging accessible. Kasi yun na rin, doon na rin tayo mapupunta lahat sa renewable resources. Kumbaga sa US nga, di ba, i-phase out na nila yung mga digasolina nila, or mga digasolina na sakyan, papalitan ng mga electric car sa California. So, doon na rin talaga yung trust ng mundo sa renewable resources sa talaga. Basically, itong setup na to, kinapit namin siya dito sa tabing ilog. So, naglagay lang kami ng mga tubo. Then may screen yan sa ilalim para hindi maka ano rin ng mga yung mga putik o yung mga sand kasi nakakasira rin sa impeller sa katagalan. Nabubungi na yung impeller so naglagay kami ng screen doon sa labas ng tubo. Then yung pump na yung pump mismo nandun sa loob ng tubo, yung malaking tubo na yun. Kasi yung this is oh this size kasi yung tubo, yung diameter ng pump so nandun namin siya nilagay. Then yung itong tubo na to, yung mas maliit, yan na mismo yung outlet. Yung diyan na dumadaan yung tubig. Na. Then itong mga wires na to, ito yun, galing, may dalawang bomba kasi dyan, so may tatlong, ay dalawang set yan na papunta na dito sa control, sa, ito, ano yung, na, sa controller niya dito. Yan. Then since ito, ang kaibahan niya dun sa kanina is kanina, diretso from solar panel, papunta dun sa controller. Ito kasi, naka 220 volts siya sa AC, kumbaga dun sa NECO, kasi since naka, ano naman kami, naka solar kami dun sa warehouse. Kumbaga yung na-produce ng 220 volts, dito na rin siya naka-load. So kung technically naka-solar rin yung pagpapa-under namin. Then yun, ito yung breaker sa AC, yung sa controller. Then yun, ito na yung output mismo ng dalawang bomba. Yan, so kahit solar mo mas malaki, no? Malaki dito, yung sa yung dyan. Solar namin dun sa warehouse, naka 20 kilowatt siya. Then yun nga, mamaya mapag-usapan rin natin yung sa net metering kasi yun yung hinabol namin ni Papa. Kung paano mas mapatipid pa. Si Kuya Julius, una kami dalawa lang talaga nag-iisip kung paano namin isi-set up. Kumbaga kami minsan nag-usap, tawag kami messenger, ganyan. Bibigyan ko lang siya ng diagram kung paano gagawin. Then yun, siya na yung mag-i-implement. Pinilip ko po ako dahil sa una-una, nakita ko po,
namin na maayos. Mm-hmm. Dahil kay Boss Gabi na tuturuan ako kung paano namin install. Mm-hmm. Kumbaga na, mabilis ba matutunan or? Talaga kung ano, mabilis lang din. Mabilis lang. So, limbawa, mm-hmm. Yung kliyente natin, ganyan. Ako. Sabi niya, wala akong alam dyan. Mabilis lang mabilis yung matututunan. Mabilis. Kasi siya first time na rin technically, okay. Ma-install first yung time mo rin. Pinuntahan natin yung pangalawang pinuntahan natin kanina, Sir Buddy. First time na lang din gawin. Mayari ni Boss Gabison na yon, lahat na punan. So, siya na yung gagawin. Lahat. Oh, kumbaga gaya-gaya na lang yung magiging setup eh. Yung sa wiring pare, same lang siya. Mag-iba lang din sa bomba, ganun. So madali lang nila, madali lang i-transfer yung knowledge. Madali lang i-transfer din yung knowledge kung paano gawin. Ano ba yung experience mo? Wala? Yun nga po, boss, yun nga po na-advocate sa miso lang ngayon. Totally, matagal na ako nagtatrabaho, wala ako na-encounter ng ganyan, matagal po ako gumagawa ng poso. Mm. Isa ngayon, napakalaking ginhawa yung naikabit namin sa bukid. Mm. Malaking depresyon talaga. Kasi una-una, hindi na nangihirapan yung magsasaka. Saka lahat ng ginhawa inabot nila ngayon na hindi sila talaga, araw lang ang tinitingnan nila. Mm. Wala lang iba. Silip lang. Ano sabi mo, matagal ka nang gumagawa ng poso? Apo, ayan, ano ibig mong sabihin? Ngayon lang din po ako nakapag-encounter, nakapagkabit ng ganyan na solar na dati puro mga kaligay, mga talagang puro lakis ka, bibili ka ng DJ. Okay. Then ngayon po hindi na, kahit po nakasapatos ka ron sa kuwan, mag-on ka lang, tatakbo ang tubig. Pindot-pindot ka lang. Si Kuya Julius kasi mismo yung nagbubutas. Marunong siya ang bubutas ng mga poso. Sa deep well. Kaya alam niya rin kung papaano. Sa lahat po, lahat po, solar, yung warehouse lahat po. Foreman na rin namin siya, all around. Kaya natuwa rin ako na mabilis natutunan ni Kuya Julius kung paano install. Salamat din po kay Boss Gabi, lahat ng kwad, tinuturo sa akin kahit sa malayo lugar yan. Cellphone, messenger lang, kung video call lang kami, ito, kayo ganyan. Bibigay lang ng diagram kung paano pagkoconnect. Susundan na. Susundan, sunod na lang. Kasi parehas lang yung setup, kumbaga yung basic wiring nito sa solar pump. Mm-hmm. Halos parehas na rin yung mga solar panel sa bahay. Parang gano'n na rin eh, doon na lang siya nag-iikot, may mga mag-iiba lang na kakaunti. Pero yung foundation, yun na rin. Parehas na rin, kumbaga may iba na lang yung wire sizes, iba na lang yung size ng breaker. Pero yung basic concept, yun na po yun. Kumbaga baka wala na magbago eh. Yun mm-hmm. Talaga, ikaw yung naggagawin talaga? Kung gusto mo lang yung wiring niya, nag-drill. Alam mo yung ididrill ako kung may tubig ko wala. Oo, wala. Tapos may issue effect. Oo, kung marunong. Sir, baka naman. Ayan, siguro. Papaalam na. Oo, siyempre. Palang-palang kay Kuya Julius. All around yan. Kahit bahay. Mahalang paningin mo. Ayan, kami lang. Pwede akong libre po. Hindi, pag sobringin. Sobringin. Pag sobring sa mangkita. Kopya. Kasi kami rin naman nagtuturoan dito. Muna lang trabaho, electrical, kahit ano pong trabaho, pwede po ako. Genius. So, alam mo, pag nakita mo yung lugar namin, makikita mo na kung may potential. Opo, tsaka po, kung born po sa lugar na area, kasi may lugar po mataas, may mababa. Mataas kami. Opo, meron po tayo. Pero maraming spring. Meron po tayong pwedeng gamitin na, kung paano kung paano. Magaling yan si Kuya Jul. Kumbaga nagtutulungan lang din kami dalawa. Magpapalitan lang kami ng knowledge para pares kami natututo sa isa't isa. So basically yung dito sa compound namin may nakakabit kami na 20 kilowatt na solar panels which is ayun. Ito yun yung nandun yun nasa bubong na yun. Bubong yan, yung medyo silver. Yung bubong na warehouse, yes. Malaki. Ilang panel yan? 44 panels. Basically, same wattage nung nakita natin kanina, 44 times nun. Oo. Yun, 20 kilowatts sa total. Then, so basically, sa umaga, yung day operation namin, pag magadisigat ng araw, technically, di gumagana yung metro sa labas kasi nasusupply niya. Oh. Lahat ng kailangan namin dito sa loob ng compound. Then, currently, ngayon, nag-apply kami ng net metering sa NECO, yung DU ng area namin, na yung excess production namin ngayon, ibebenta namin kay NECO. Okay. So, kumbaga may credit kami. Magkaka-credit kami once na ma-approve na siya. Oh.
So yung ano naman yun, yung credit naman na naipon namin sa araw, yung consumption namin sa gabi, oh, parang doon naman siya mababawi. Oh. Kaya yung hinintay talaga namin makakabit, kasi di ba may dalawang solar kami doon sa ano, sa tabi ng ilog, mm-hmm, na pinapandar or for 3 days straight hanggang gabi. Mm-hmm. So yung excess production niya, yung whatever credit na makuha namin, mm-hmm, yun yung sana magpipay off doon sa consumption sa gabi. Ng, so yun yung isa rin pwedeng setup ng solar. Technically marami. Maraming pwedeng paggamitan yung pwede solar. Pwede mo rin pala ibenta? Pwede mo siya ibenta. Yes, wow, pwede. Kung baga, sa ang Meralco ngayon, let's say for example, mga 10 pesos per kilowatt or 11 pesos per kilowatt hour, ang bili ng Meralco yun sa mga 6 or 7. Oh. Depende yun, depende sa area kung magkano yung, may matrix kasi sila ng computation kung paano nag-a-arrive doon. Pero yun, technically, pwede ka ngayon makapagbenta sa, ano, sa supplier ng kuryente ng area. Mm-hmm. Yun yung kagandahan rin sa solar. Kasama pa rin natin si Gabby Santiago dito pa rin sa Agrimac. Yes, magandang hapon na pagod rin. Marami tayo pinuntahan, Sir Buddy. Nakatatlong site rin tayo na pinuntahan. Okay, yung tatlong site, i-ano nga natin? Ah, sige, i-recap natin. Well, yung una natin pinuntahan is yung pinakita kung paano i-set up yung mga mm-hmm solar panels, then yung mm-hmm wires, panic a bit, mm-hmm, na yung pinagkukuha na tubig is yung galing sa kanal, yung, mm-hmm, which is open source, mm-hmm, then surface pump yung ginamit. Mm-hmm. Then yung pangalawang pinuntahan natin is yung sa deep well na nanggagaling yung tubig. Same setup, everything, iba lang yung source, mm-hmm, ng pinanggagalingan ng tubig. Then yung pangatlo, which is yung submersible pump na, mm-hmm, na nakalagay sa may ilog, sa ilog sa gilid ng ilog. Mm-hmm. Bali yung mga pinuntahan namin ni Sir Buddy. Pagod kami. Okay, itong tatlong pinakita natin na klase ng solar pump. Yes. Ano ang difference ng bawat isa? Ano ang advantage or disadvantage? At para kanino yung bawat isa na to? Okay, so first of all, may dalawang klase kasi ng solar pump. Mm-hmm. First is yung surface nga, yung unang dalawang pinakita natin. Then yung mm-hmm pangalawa, which is yung submersible. Submersible. So ang surface pump kasi is usually ginagamit pag mababaw lang yung pagkukuhanan ng tubig. Mm-hmm. For example, within 17 meters at or, for example, gawin na lang natin 10 para sigurado. Mm-hmm. So yun, technically advantage siya, mas mabilis siya set up. Mm-hmm. Kumbaga, parang naglagay ka lang din ng luma, may diesel engine ka dyan, mm-hmm, naka-centrifugal. Basically, ganun lang din. Mm-hmm. Pai-plug mo lang yung suction hose niya, pati sa outlet. Mm-hmm. So, yun yung advantage ng surface pump. Or kung sino may deep well yun, pwede na magamit. Mm-hmm. Yung madaling mapataas yung tubig mm-hmm sa ilalim. Then, yung pangalawa naman is yung submersible. Mm-hmm. Yun, pag yung pagkukuhanan mo na tubig is malalim. Mm-hmm. Yung mga literal na deep well talaga, hindi siya shallow. Sin deep talaga. Yung iba kasi 50 meters pa below the ground bago magkatubig. Mm-hmm. So, yun yung ginagamit na type of pump. Kasi yun, yung mismong device or yung mismong equipment, mm-hmm, ihuhulog na yun sa tubo sa, mm-hmm, dun sa deep well. Mm-hmm. Then, nandun na rin yung wire. At the same time, yung pipe na rin para dun sa, mm-hmm, outlet, yun yung mas matrabahong, yun yung disadvantage niya. Kasi matrabaho siya set up. Uh-oh. Eh, yung advantage naman is that, yung, yun nga, since yung bomba mo ay submerged na sa ilalim ng tubig, wala ka nang bubuhay yung poso, wala ka nang isipin na pag humina yung araw, bababa yung tubig. Uh-oh. Yun mas yung mga, stable yung mas stable siya. Oh, once sabasa, once umaraw siya, dire-diretso na yun. Mm-hmm. Yun yung advantage naman ng submersible. Dito sa mga small holders natin, small farmers natin, ang mas karaniwan nakikita natin, itong mas, surface. Yung surface, yes. Surface. Especially pag napadaan ng TPLX sa Tarlac area, di ba lahat sila na puro deep well lang yung gamit. Uh-huh. Most likely doon gagana yung mga surface pump. Surface. So, yes. Ang kailangan na lang yung surface na ginagamit nila, na gumagamit ng gasolina, they will just convert it into solar pump. Solar then, pump. Set up yung solar panels. And technically, yes. Yun na yung, nandun na yung setup, kung nasan yung poso, yun na yun. Uh-huh. Then yung, let's say, kung puro D3 naman yung gamit, salpak-salpak na lang ulit. Basically, yun. Basically, palit ng equipment, dagdag na solar panel, yun na. Mm-hmm. Yung sa ano naman, sa submersible. Yes, yes, okay, sir. Yung pinakita mo kanina ay nasa ilog. Yes. Possible din ba na, let's say, nag-hukay siya sa lupa, tapos doon niya ilalagay sa ilalim yung submersible? Possible ba yan? Hindi.
Kung pwede, kung yung, di ba, dun sa mga poso usually, kung medyo mas malaki yung, actually may mga malilit na submersible rin. Mm-hmm. So yung kanina pinagkuhanan natin deep well, mm-hmm. pwede tayong gumamit ng mga 3-inch na submersible pump na pasok doon. Yung outlet niya nga lang is 2, so mas maliit. So basically, pwede rin doon yung tubo ng pinanggalingan ng poso, doon mo rin uhulog yung submersible. So not necessarily open water sa river mo siya lagay. Pwedeng sa deep well. Pwedeng sa deep well mismo. Ito yung sobrang lalim kasi. Or yung, sobrang lalim, or kung yun nga, kung ayaw ng hassle na magbubuhay pag ganyan, hindi submersible lagay natin sa ilalim. Yun nga lang, cost-wise, I think mas magiging mahal. Mas kasi mahal. Mas mahaba yung wire mo, mas yung pipe na gagamitin mo sa outlet. Siyempre, kung gano'ng kailalim yun, rin yung pro-produce mo rin na pipe. Mm-hmm. It's about time ba talaga na? Mag-solar. Kailangan tayo mag-solar. I think yes. Kasi yun yung opinion ko lang naman, yung pananaw ko lang. Kasi since yung population sa buong mundo, mm-hmm. parang exponentially kasi tumataas. Mm-hmm. Pero yung yung rice fields natin, more or less, yan na yun eh. Yan nababawas. Mababawasan pa, di ba? Magiging residential, industrial. Ang mga ito, for example, itong compound dati, ano talaga siya, taniman, naging industrial. So, ganun yung maraming tao nag-expand. So, mm-hmm. kailangan mag-step up rin yung production ng rice. Mm-hmm. Mas maging stable. Mm-hmm. So, yun nga, by means of mas pag maayos yung, or pag sagana sa tubig, yun nga, sabi ni Mang Bitoy kanina, maganda yung magiging ani, mababawasan yung mga weeds, yung mga damo, pag nakasubmerge sa tubig na mamatay. Mm-hmm. So, yun yung isang way rin for me na mapaganda yung ani. Okay. Kasi yun nga, exponential yung dami ng tao, tas yung production mo. Mm-hmm. Di naman pwede mag-stay lang dito. Kailangan itaasan mo rin or gandahan yung production para maka-keep up dun sa demand. Oo. Yung bang mga ordinary farmers natin, ma-afford ba nila mag-solar? Yun yung, well, first of all, maybe depende rin sa kanila if inclined sila sa idea. Kasi yun yung sineset up namin yun before, yung pinakauna. Yung pangalawa natin pinundan, Sir Buddy, yung siyempre may mga napapadaan na mga farmer na, oh ano yan, anong kalokohan yung ginagawa niya, ano, ba't ba kayo gumagawa ng kubo dyan sa gitna niya, ano ba yun, ganyan, blah blah blah. Then yun nga, once na nakita nila, kumbaga, na witness nila na effective, tapos yun, nagiging inclined sila ngayon. Mm. So I think it's a matter of time na lang din na ma-fully accept yung idea. Pero yun, mataas nga lang talaga yung upfront cost, but yung benefit, mm-hmm. yung long-term benefit, mm-hmm. bawing-bawi talaga. Bawing-bawi talaga. Marami ng studies na nag-show, mm-hmm. na may local studies rin na nag-show na mm-hmm. mataas yung upfront cost, pero yung within 20-25 years, mm-hmm. bawing-bawi talaga. More than. Mm-hmm. Okay, Gabby. So, gusto ko lang. So basically, ang negosyo mo ay? Well, nasa generator kami, more than sa power side yung hawak ko ngayon sa mga supply install ng mga generator. At isa lang itong solar. Well, yung solar talaga, technically, ano lang naman siya, parang hilig namin kasi ni Papa na yung parang gusto namin, yung matry yung mga bagong bagay or technology. Sige, patry natin to. Sige, okay. Buti supportive si Papa na subukan yung mga ganitong bagay. Siyempre, di rin naman siya mura. Then yan, pinag-aralan namin. So, right now talagang ano naman siya for ginawa namin siya for personal use and ma-assess namin yung product kung ano mga possible na maging masira ganito. So para if ever man na import namin or dalhin namin yung produkto, kumbaga alam na namin yung mga possible mga mangyari, hindi na yung pag nandiyan na tas bahala na. Kumbaga yun, pinag-aaralan rin namin throughout. So yun ang maganda sa'yo kasi even before mo ilabas yan sa market, tinest muna sa farm ninyo. Yes, kumbaga kung may ma-affect, kami ma-affect, hindi yung customer. So yung lahat po ng sites na pinuntahan natin kanina, farms nyo lahat yun? Yes, sir. Okay, so nakita naman natin gaano kaluluwang yung mga farms na ini-irrigate ng mga sites. So, kahit yung ganun lang kalit. Yung unang deer din ako maniwala na 7 hectares niya daw. Tas, pero yun, first-hand experience nila mismo na kaya. So, kaya pala. Kasi parang may mga theoretical kasi na computations na gaano dapat kalaki yung bomba, ganyan. So parang iniisip ko, ba't parang maliit ata? Pero sabi nila, kaya. Mm-hmm. And na-prove naman na kaya. So, I guess, kaya nga talaga. So, yung actual. Yeah. So, yung services na i-offer mo, basically, ano yung kasama doon?
Well, yung technically yung binuo namin yung nandito. Okay. Basically in-outsource lang. Binili lang din namin locally yung mga parts. Okay. Yung in-import lang talaga namin yung solar panel kasi hindi lang namin siya ginamit sa solar pumps, ginamit din namin dito sa compound kasi sinolar namin yung compound to save electricity cost rin. So yun, yun constantly naglulok rin kami ng mga suppliers sa abroad or sa China specifically kung ano yung pwede namin dalin na mas mapababa yung presyo sa market para mas maging affordable siya. Kasi kailangan syempre ano mag-reach out rin din eh. Reach out rin kailangan maging affordable siya para mapatronage yung mga farmers. Mention mo yung kailangan maging affordable. Yes, kailangan talaga maging affordable. Ano eh, may impression or may notion na pag narinig pag solar, mahal. Mahal yan. Regardless. So, panalalaman yung detalye, ayaw na. Kumbaga regardless, malaki, maliit, mahal ka agad. Yun yung notion kasi na sana ma-break yung... Although medyo may pricing nga siya, pero supposedly, hindi naman dapat ganun kamahal. Yun yung gusto ko rin sana mangyari para tulong-tulong na rin naman yun. Oo. So kung halimbawa ako interested ako na magkaroon ng setup. Okay, ano ang ine-expect ko na kasama sa yung services? First of all, yes. Yes, yung pumps. Syempre yung pumps andyan. Locally rin naman yan, either may pwede sa kami makuha or meron nagbebenta. As in marami na nagbebenta sa Pilipinas technically. Okay. Then yung mga railings. Yung mga railings yun, technically kasi yung mga railings, yan rin yung ginagamit sa mga bahay na railings. So, kalat na rin talaga. Then, yun yung solar panels. Most of the solar panels kasi na nasa market ngayon are tier 1. Basically, yung mga branded, yung mga mas mahal. Which is yung ginamit namin yung mga tier 2, yung mas mura. With having the same rating, same warranty. So, parang inisip lang namin, sabi naman, halos same quality rin naman at a lower cost. So, doon na lang kami. Same, pares rin naman warranty if ever mag-breakdown. Mapapalitan rin naman. Okay. Then, of course, solar panel din. Yung mga fittings lang, normal. Then, yung mga breakers, yung housing ng breakers, yun. Yun yung kasama. Technically, then, syempre, yung labor component naman, ano naman siya, case-to-case basis. Depende naman sa isang area, kung gaano ba kalaki yung gagawin, gaano ka hirap, gaano ba kadali. Parang doon na lang maglalaro. Okay. So, Gab, since na-prove niya na, no, na nag-work, yes, itong mga setup ninyo dito sa farm ninyo, ano ang expectation mo dito sa business na to? I think, malaki yung ano niya, yung room, malaki yung room for improvement niya as well as malaki yung grow, yung room para mag-grow pa. Kasi yung ano na eh, kumbaga ano na, changing times rin. Kumbaga kailangan natin mag-adapt sa mga nangyayari. Global warming, taas ng diesel, taas ng gasolina. So more or less yung mga tao talaga mag-shift into renewable resources para mas maging sustainable. Kasi yun nga, yung na-mention ko kanina, 'di ba? For example sa California, 'di ba? Plan na nila i-phase out lahat ng gasoline engines, la palitan na ng electric car. Siguro hindi na rin malayo na pwede na rin siya mangyari sa Pilipinas. So malaki yung ano, malaki yung room for expansion sa solar industry sa Pilipinas. Kumbaga ano eh, sa ibang bansa, nire-require na nila lahat ng bagong bahay may solar na. So ganun kalaki yung pwedeng paglaruan ng mga suppliers, installers dito sa Pilipinas for solar. Magandang business opportunity actually. Malaking opportunity. Si Gab pala ay ano eh, sobrang bata din. Opo. Sobrang batang entrepreneur, engaged into farming businesses, no? Yes. Nakakatawa na ilang taong ka lang, Gab? 27. Grabe na, yes, 27. Alam, masaya rin po kasi na mag-explore ng mga technology. Oo. Kumbaga, hindi naman ginawa yung technology para for nothing. Kumbaga, kahit pa paano, ma-utilize yung technology. Oo. Ibigyan natin ng chance si Gab, ano yung basically... si Gab, yes, ay pilot. Hindi, yes. Pero hindi naman po nakapag-commercial, ah. Hanggang yung sa studying phase, hanggang flight instructor po. Yeah, tapos yung bachelor's degree mo ay... Industrial engineering. Industrial engineering, ayan.
So, given that, yung background mo, bakit mo gusto dito sa ano, agriculture? Agriculture. Actually, masaya siya. At the same time, masakit sa ulo, pero masaya. Mm-hmm. Parang may time sa gabi na napapaisip ako na ano yung way para ma-improve yung mga pag-harvest nga, or ano yung way na kumbaga, kailangan talaga ma-mechanize eh, para gumanda rin yung yield ng ano. So, parang ano, nalalaro yung utak ko na marami palang pwedeng gawin na hindi pa ginagawa. Parang intriguing pa. Curious pa sa mga ganong bagay. Parang nat-prove sa ibang bansa, parang why not subukan natin sa Pilipinas. Mm-hmm. So, once na naging successful itong solar pump venture mo, ano pa ang mga ano mo, tinitignan mo? Well, more, well technically marami na sa market ng solar pump, nagkalat naman na. So, yung isa pang nakikita ko parang masayang gawin, intriguing, yung mga drones na nag-ano ng mga fertilizer. So, although meron na rin yun, pero sobrang minimal kasi mahal yung equipment itself. So, parang ano eh, ma-mechanize mo na, kumbaga, kumonti na yung human na intervention. O, kumbaga, let's say, for example, limang tao gagawa, mas mapakonti mo, mas flexible. Then yung ibang tao, mapagawa mo na ibang bagay. Kumbaga, mas maraming opportunities na pwede mag-open rin. Aside sa tumutok ka lang dyan, magbantay ka ng, hanggang mawala ng diesel, salin ka. Parang maraming opportunities rin kasi. Okay. Going back to solar. Yes. Anything else na gusto mong i-share sa audience natin? Yun, worth yung ano, i-take yung risk na mahal siya, i-procure. Pero for sure na yung returns niya, 20-25 years, masusulit talaga. Kung ba masakit sa bulsa talaga sa una, pero yung ginhawa after. Pero sabi mo nga, ang objective mo ay pababain. Yes, yes. Diba? Na it's to become more, accessible, flexible. Affordable, flexible. Yes. So, can you give us an idea? May costing ka na ba at this point? Or well, pwede natin i-breakdown yung, for example, na gastos dun sa mga pinuntahan natin. Okay. So, for example, yung sa una natin pinuntahan, same naman yung first pati second. Uh-oh. So, yung pump, it's around na naman yung 25,000-30,000. Although, may mga nagbibenta less than 20,000. So, nasa ganun siya naglalaro, 20 to 30. Diyan naglalaro yung price ng pump. So, correct me if I'm wrong. No? So, parang lumalabas na ang main product mo is the panel. Well, yun yung balak kong dalhin since yung mga solar pump na nandito, yung prices talaga really low. Kumbaga, ay nagtanong rin ako sa mga factory sa China. Oo. Minsan nga, mas mahal pa. Mas mahal pa. So, yung nandito sa Pilipinas na pinagkuhanan ko, mura na rin talaga. Yung gusto ko rin makontribute sana, yun nga sa panel since pwede naman gumamit ng unbranded. Hindi naman unbranded, but yung hindi for di siya BMW na brand pero let's say may Toyota or ganyan. May option na ganun. Since ganun na rin naman yung performance performance. Sa brand na lang din nagkakatala, at least kahit papaano mapababa yung cost, kahit sabihin mong 500 pesos lang difference from the branded one, iba malaking bagay pa rin naman yung 500 pesos. Meron kasi yung mga clients na nakakaintindi na matyaga na yung yes yung gusto mong mag-research, do it yourself na ganun. So pwede yan yung dun siya, kung yung ganun yung type of client, malaki talaga matitipid niya. Kasi pinag-aralan ko rin yung costing. Then yung nakikita ko rin sa market, parang ang malaking nagiging difference dun sa labor cost. Malaki yung percentage ng labor cost. Then sometimes dun sa pump. Then, I would say dun sa iba, I mean, maliit lang din yung halaga. So, baka hindi ganun kalaking percentage sa actual cost. I mean, sa total cost. Yeah. Pero, ang dami rin klase ng client na, naku, hindi ko expertise yan. Ayoko na sa pagawa ka na lang. Pagawa. Bayad ka na lang. Pwede rin naman. Pwede rin naman. I mean, kamukha yan. Sabi ni Kuya Julius kanina, halos
gumawa lang kami. Technically, yung pangalawa natin pinuntahan kanina, yun yung prototype talaga namin na kami dalawa talaga nagbuo nun. Then, mabilis naman na natutunan. So, yun, I would say na kung may ganun type of client, may makukuha naman ding mga tao na or matatap na mga tao na who can install para gawin sa kanila. Para gawin sa kanila. Yung ayaw nang mag-isip, gusto, kaya bayad na lang. Gawin na na, ganun. May two types of clients naman na ganun palagi, yes. Okay. Sige, Julius. Paano ka nila ma-reach out for, di ba, mga inquiries? Ay, yung inquiries sa... Pwede naman mag-message lang sa AgriMac Philippines. Ako rin naman yung sumasagot doon. No. Then yung personally ako, hindi yung mga dito. Eh, yung punta. So hands-on kasi kami. Okay. Technically hands-on kami. So ako rin nag-manage na ako yung sumasagot. So kung gano'n man karami yung nag-message, ako rin sumasagot. Wala at sumasagot. Yes, yes. Okay. So yun. Ulit, pakiulit yung page. AgriMac. AgriMac. Philippines. Pwede naman. Or dun sa cellphone number, nandun na rin naman. Sige. Ano yung cellphone numbers? Pwede through Smart na okay. 0961-528-6845. Okay. Yun. Personally, ako naman yun. Uh-huh. Then yun, kung may gusto mag-DIY, message lang din. I mean, di naman ako mag-charge. I'm happy to help. To help them. I'm happy to help kung anong instruction ba, ano ba yung the wiring, ganyan. Oh, parang masaya rin kasing fulfilling. So, may options po kayo. Wala kayong tiyaga, wala kayong oras, wala kayong ayaw nang mag-research. Gusto nyo may gagawa na lang. Ayan. Pwede rin naman. Pwedeng gawin nila gabi. Or kung gusto mo naman DIY ka. DIY. Tutulungan ka pa rin nila. Wala namang problema. I mean, para sa lahat naman po ito. Kumbaga yung technology nandiyan naman para mag-benefit yung lahat ng tao. Hindi for the few. Ayan, so padami ng padami yung mga younger generation na na-engage into farming business kagaya ni Gabi. Naaligaw, konti. Naaligaw, pero masaya. Maganda yung pagkaligaw. Hopefully, ma-accept rin ang tao yung solar. Magandang technology. Maganda yung, maganda yung future ng solar, technically, for the whole world talaga. Yung paggamit ng renewable resources. Para hindi tayo masyadong dependent sa mga diesel, yung lalo ng taas. Actually, buti mababa ngayon yung diesel. Mababa na dati, 80, 90. Ilan na lang ba ngayon? 57? Oh. Yes, 57, 55. Yun lang, renewable resources advocate. For the future na naman. Mapapansin yung presyo. Tigay lang nila. Diretso na. Ganun rin naman po eh. Magbabayad pa rin naman. Magbabayad pa rin naman po eh. Yan lang naman po. Sige. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Mike. Thank you for the opportunity rin. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.